Magandang umaga. Makaiigan, sabay na nag-rally ang mga pro at anti-Duterte sa anibersaryo po ng deklarasyon ng Marcelo kahapon. Ang magkabilang grupo, kanya-kanyang pakulo para maiparating yung kanilang mensahe. Narito ang unang balita. Maaga pa lang, tumulak na ang mga rallyista patungo Maynila para sa National Day of Protest. Kasabay ng ika-45 anibersaryo ng Martial Law noong rehimeng Marcos. Pasado alas 10 ng umaga nang umalis sa UP Diliman ang mga nagrarally na pinangunahan ng grupong Sandugo at kinabibilangan ng mga lumad. Sunod silang nagtungo sa may Universidad ng Santo Tomas para magpagsanib sa iba pang grupo. Sa Mindola, nagsama-sama ang iba't ibang grupo na tutol sa martial law at extrajudicial killings. Sa gitna ng kanilang programa, isang malarubik's cube na effigy ang kanilang sinunog na may mukha ni na Pangulong Duterte, dating Pangulong Ferdinand Marcos, Nazi dictator Adolf Hitler, at isang aso. Sabay-sabay namang nagmarcha ang mga militante papuntang Luneta. Sa mga ralista, nagit isang taon pa lang si Pangulong Duterte sa pwesto. Nakikitaan na umano siya ng sinyales na mauuwi sa diktaturya ang kanyang pamumuno. Mga kababayan, makasaysayan ang araw na ito. Ika-45 taon ng deklarasyon ng batas militar ni Marcos. Dinugunita natin ito kasama ang sambayan ng Pilipino. Nag-aapaabot tayo ng pinakamataas na pagpupugay sa lahat ng mga martir. Baka siguro ang mas tamang tawag niya dito ay National Day of Takot Ako sa Protest. Kasabay ng mga tumutulig sa laban sa paraan ng pamamalakad ng administrasyon ay siya ring ang programa ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte. Gaya ng mga antay, si Mendiola rin nagtungo ang karamihan ng mga taga-suporta ng Pangulo. Sigaw nila, ipagpatuloy ang pagbabago sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kayo naman, ano naman pinaglalaban nyo ngayon? Para po sa kagandahan po ng ating bansa, sa katahimikan sa overall. Bukod sa Mendiola, sa Plaza Miranda sa Quiapo nagtipon ang marami sa mga taga-suporta ng Pangulo. Bitbit nila ang iba't ibang banner na nagpapahayag ng pagsuporta sa presidente. Naroon din si dating Manila Vice Mayor Isko Moreno at Labor Secretary Silvestre Bello III. Ang ilang miyembro ng grupong Viva Hot Babes nagtanghal pa para sa mga dumalo. Ilang komedyante rin ang nagpatawa, kabilang ang akto at MTRCB board member Dennis Padilla. Ayon sa grupong Liga Independencia, kung meron ngang state-sponsored killings, dapat daw maglabas ng konkretong ebidensya ang mga nag-aakusa nito. Kasama rin sa rally ang mga residenteng nasunugan sa San Miguel sa Maynila. Tinulungan daw sila ng Pangulo matapos ang trahedya, kaya naroon sila para magpakita ng suporta. Gate ng mga nagpunta, hindi sila hakot, at sa halip ay kusang nagpunta para magpakita ng suporta sa Pangulo. Nilinaw naman ni PNP Chief De La Rosa ang mga impormasyong may 6 na barko raw mula Visayas, Mindanao na magbabiyahe ng mga realista papuntang Luneta. We've been validating that report na meron daw 6 na barko na nirintahan yung mga kalaban ng Duterte administration na para maghakot ng mga protester from Mindanao at Visayas, but it turned out negative. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting.